at murang ulam. Yun. Ang isiner ko sa inyo. Nagtinola po ako at gumawa din ako ng ensenada na papaya. Alam kong magugustuhan nyo. Alam nyo, take 2 na itong ginagawa ko. Kanina, salita ako ng salita, higop ako ng higop ng sabaw. Hindi naman pala naka-record. So ito, take 2. Shortcut na natin. Sinabi ko po kanina, masarap humigop ng sabaw galing sa tinola pag mainit. Especially kung malamig ang panahon. Anong oras niyo po ba pinanonood itong ating video na ito? Dalawang ulam na napaka-simple. Mura pero panalo sa lasa. Panoorin niyo. Okay, ito po ay luya. Tsaka konting sibuyas. Madalian na tayo, ha? Painitin po muna natin, ha? Igisan natin. Sangkot siya. Wala na akong magamit sa aking refrigerator dahil naubos na lahat. So, eto na lang. Yung mga vegetables, mga gulay na pirapiraso. Eto, pinagsama-sama natin. Nakita nyo. Yan po, papaya na natira. Iniwa ko pa sa dalawa. Kaya dalawang ulam po ang makikita nyo ngayon. O, panoorin nyo. 200 grams po ito ng fresh papaya. Tapos, pigaan natin ng lemon juice. Kalamansi, pwede na rin. Kung gusto nyo, kunin nyo yung zest. Para mabango. Papakita ko sa inyo, ha. Ito po, yan. Mabango yan eh. Gadgadin nyo yung yellow part lang. Yung yellow part po, that's what you call zest. Mabango po yan sa anumang lulutuin nyo. Konti lang. Do not include the white part because the white part is bitter. Half a teaspoon ng asin para mawala yung pait factor kasi minsan ang papaya medyo may pait, di po ba? Ang isang kamatis. Hiwain po natin yan. Tapos ng papaya, kamatis sa papaya. Maniwala kayo, minsan lang ako nagyayabang sa mga niluluto ko pero ito, actually hindi ko naman siya niluto, di ba? Salad lang. Pero kahit anong prito po ang eterno nyo, panalo. Oh, meron po akong bayuhan dito. Lagay tayo ng isang pirasong bawang. Isang pirasong maliit. Itong ating sibuyas. Hindi natin kailangan lahat yan. Tingnan nyo, ilang piraso lang ang ilalagay ko. Hiwain ko nga sandali. Hindi na kayo magigisa niyan. Yan. Tipid, di ba? Konting asin. Konti lang. Yung natiran yung lemon juice o kalamansi. Ilagay nyo rin dito sa ating sauce na gagawin. Kung may siling labuyo. Kung wala, ang gamitin nyo, katitik na chili garlic. Katitik lang, para may anghang factor. O kaya kahit paminta, pwede na rin. Ito po ay cook bagoong na. Kung gagawa po kayo ito, dapat yung luto na yung bagoong. O ito, pampaalat factor, 1 teaspoon. O kahit 1 tablespoon, depende sa inyo. Kita nyo yan? O syempre, babayuhin natin yan ngayon. Konting bawang, konting sibuyas, may bagoong, may kalamansi, at saka may pampaanghang. Lagyan natin ng konting asukal para may tamis factor. Maalat, na maasim, na maanghang. O sandali, okay na itong ating luya at sibuyas. Lagay na natin itong ating bawang. Nakita nyo ba, konting sibuyas lang ang ginamit ko. Medyo sensitive na ako sa paggamit ng sibuyas dahil nga sabi nyo, napakamahal ng sibuyas sa Pilipinas. So ito, kalakalahati. Yung isa nga, binayo ko na lang, di ba? Nakita yung ginawa ko sa salad? Konti lang. Pero kahit konti, it goes a long way. Kaya pag binayo nyo yung inyong sibuyas, kasama yung bawang, aba, masarap. O ito din, yung ating baboy. Natira din to eh. 350 grams yung ating lean pork. Lagyan na natin ng konting paminta, konting asin. O kung meron kayo nito, o, yung pork flavor broth mix, lagyan nyo na rin para malasa. Medyo may kalakihan pa yung natirang papaya. Kaya nag-decide ako na gawing dalawa. Eto, pag may budget kayo, pero natirang pork chop ko lang to sa refrigerator, wala na akong gagawin eh. Siguro to mga pandalaman tao lang. Yung salad naman, pagkatapos, ilagay na natin sa ating salad. Luin nyo na. O mangga, balatan natin. O manggang hilaw. Sarap niyan. Ito, malutong pa yung mangga. O halo ulit. Madali pong lumambot itong ating pork na ginagamit. So ilalagay ko na itong ating papaya. O 200 grams po yung papaya na yan.
Tinitimbang ko yung mga ingredients na niluluto ko. Mahalang ingredients ngayon, di ba? Ayokong masayang. Especially dun sa mga agong natututo, hindi sila marunong kumarkula. Yung ating pork, 350 grams. Yung ating papaya na hiniwa ko ng malalaki, yun po'y 200 grams. O, patisan nyo na. Konting patis. Maalat akong kumain. Huwag nyo gagayahin, ha. Lagi ko sinasabi sa inyo. Takpan! O, tingnan natin. O, pwede na to. O, ano to? Repolyo. No bashing, ha. Wala po talagang repolyo sa tinola. Eh, yan lang meron ako eh. Wala po akong ahon ng sili. Eh, gulay din yan, di ba? At kulay berde. Pwede na yan. Aarti pa ba tayo? Siyempre, uubusin muna natin yung mga iwan sa refrigerator natin. Hindi yung kumot hindi bagay at hindi nakasanayan. Hindi ilalagay. Eh, gulay din yan, di ba? Repolyo, gulay yan, di ba? Anong kulay? Kulay berde. O, ganun din. O, sabawan na natin. 2 cups po ng tubig. Malambot-lambot na yung ating patatas. Ating papaya, malambot na yung baboy. Walang taba yung baboy, nakita nyo ba? Kukuluin lang natin yan sandali. O, takpan ulit. O, tignan nyo, sobrang tipid. Ito lang ang natira sa ating pinagbasurahan. Yan lang, the rest na gamit. Tipid-tipid. After a few minutes, nakita nyo, kumukulo na. Para naman may berde-berde, lagyan na natin ng sibuyas na mura. Para maganda kulay. Yun. Kasi malutong yung papaya tapos maasim na maalat dahil sa bagoong na maanghang. Kasama pa yung tamis factor ng manggang hilaw, asim, tamis. Ito yung mapapasayaw ka sa sarap. Kahit na po walang kaulam, ito panalo na basta mainit ang kanin nyo. Kasi tayo mga Pilipino, laging may kaulam kinakailangan eh, laging may katernos. Kung wala kayong maiternong ulam, ternohan nyo ng bagat sapatos. Tsaka kayo sumimba. Sana po'y nagustuhan nyo. For as long as nandyan kayo, eh aba, narito ko. Ron Bilaro po, please keep sharing at sana po'y nagustuhan nyo ang lahat ng pinopost ko. See you again next time. Bye! Malaki ang simbahan na yan. Ang ganda sa loob niyan. Tingnan nyo yung mga tulay dito. Iba yung style. Bibili lang ako ng coffee. Gali. Isang kanawa na lang, tapos ubos na. So ito, pupunta ako sa tindahan. Dali lang to. Alam mo naman tayo, kapag ka po tayo nagpupunta sa tindahan, isa lang ang bibilin. Pagkatapos, before you know it, nakagasta na kayo ng malaki. Dalawang grocery bag na yung inyong nakuha. Oh, ito ha, sandali lang to. Sumama na kayo. Naamoy niyo ba ako? Di pa nga ako naliligo eh. Alright, dito tayo dumaan. Para iba naman. Alam niyo yung paggising niyo sa umaga, wala kayong kape, nako. Ako lang ba? I don't think so. Ito po ang tinatawag na alley, mga iskinita sa Amerika. O, dinaan ko kayo, bako-bako ng konti yung daan. O, dito, yung mga may mga garahe sa mga paligid, yan ang dinadaanan, papasok sa mga garahe nila. Naririnig yung train? Kasi mayroong release ng train dun sa taas. Nakita mo, di ba? Yan, o. Nakita mo? Alam niyo po, hindi talaga ako coffee drinker. For many, many years, hindi. Itong side na ito, yan yung park. At dinala ko kayo na isang araw, di ba? Nag-live pa ako. O, yan yung park na yan. Malaki yung park na yan eh. Ito yung isang side. Hindi nyo pa nakikita to eh. Tapos sa kabila, mga bahayan. Uy, tuwang-tuwa na naman yung mga kaibigan natin. Daming bata, oh. Meron silang mga children's activities. Right there where may kumakanta pang mama ng mga nursery rhymes. Ngayon lang, siguro mga the last 3 years, parang nagkaroon ako ng love affair sa coffee. There are days that I would wake up na parang sluggish and so sleepy and I feel like I wanna wake up to start my day. Konting traffic lang to. And get that jolt. And coffee was the answer for me. O, yung sa taas, oh, nakita nyo, yun ang train station. Tagal na rin akong hindi nakakasakay ng train. Pag nasa city kayo, ang public transportation is very convenient.
marami pong nag-take ng train and ng buses. Oh, kita niyo yun dun. Dun. Ayun ang pasukan. Yun. So mula noon, nagko-coffee. Pero hindi po ako matapang magkape. Duwag yung kape ko. Just enough. Mga kalahating kutsarang kape. And then sugar-free na cream. Mid-morning eh, so maraming taong naglalakad. Oh my goodness. Kaya nung magising ako kaninang umaga at nakita ko, my golly! Isang kanawa na lang pala yung kape ko. I needed to do something. Gala-gala. So, eto. Bumili lang ng kape, iginala pa kayo. Oh, ito pong video na to, dun sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakarating ng Amerika. Chicago in particular. Look at this, everybody. Kung gusto nyo masilip kung ano ang buhay-buhay dito sa Amerika, malaki ang simbahan na yan. Ang ganda sa loob niyan. Anong mga nakikita, 1907 yata itinayo yung simbahan na yan. Laki. Oh, pinapakita ko po sa inyo. Kahit pa paano yung makapagbigay ng konting fun and entertainment po sa inyo. It's a beautiful day. Hindi siya mainit, hindi siya masakit sa balat. Ang pakiramdam ng hangin, parang pagkatapos ng ulan, that's how it feels like kapag ka lumabas kayo sa car. And that's a good feeling. Ay, mahilig ako sa kamote. Magmamahamais ako eh. Wala akong corn. Lagi kong ginagamit ito eh. And coffee. This is what I came here for. So, ito yung nabili ko. It's not the one with the register. Oh, uwi na! Kapi lang ang binili. Naigala ko pa kayo. Until the next time. Bye everybody.